kaibigan. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa ating lahat, sa lahat po ng nakikinig. Muli po ay narito tayo sa ating 40-day prayer and fasting for the nation. Nasa ika-29 na yugto na po tayo and tayo po ay may temang Awesome is our God, na ibig sabihin po kahanga-hanga ang ating Panginoon o kamangha-mangha ang ating Panginoon. Ngayon mga kapatid, salamat po sa bawat isa na patuloy pong nakikibahagi sa ating gawain, patuloy na nakikinig, nanonood po ng ating daily devotion. Praise God po sa buhay ng bawat isa. Ngayon simulan po natin ang ating gawain, ang ating pakikinig ng panalangin. Hallelujah Jesus. Lord, maraming salamat Panginoon sa oras po na ito. Salamat Lord sa araw na ito na muli ibinigay mo po sa amin Panginoon para kami ay makinig ng iyong salita. Lord, salamat sa bawat kapatid naming narito, nakikinig Lord God, nanunood Panginoon. Ngayon pa lang Lord, we are blessed na Lord God. We are thankful for your goodness, O God. Lord, salamat po sa kadakilaan mo. Salamat Lord sa kaluwalhatian mo. Patuloy Panginoon na ikaw po ay aming pinupuri. Ikaw ay aming sinasamba. Ikaw ay aming pinasasalamatan Panginoon. Wala kaming ibang Diyos kundi ikaw lamang po. Wala kaming ibang Panginoon na makapangyarihan kundi ikaw lamang po. Lord, salamat sa patuloy mong paggamit Panginoon sa bawat isang kapatid namin para po magbahagi ng iyong salita, O God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. And Lord, sa bawat nakikinig po, nanonood sa oras na ito, patuloy, Panginoon, na punuin mo po ang aming mga puso ng joy, ng love, ng peace and comfort. At ang salita mo, Panginoon, patuloy pong ikip namin sa aming mga heart, Lord God, sa aming mga isip, Panginoon. And right now, Panginoon, we pray na linisin mo po, O God, ang aming mga puso't isipan, anumang mga kabigatan, Panginoon, pangamba, Lord God, anumang aming mga iniisip pa, Panginoon, we pray na linisin mo po ang aming mga puso't isipan. We pray na isurrender po namin sa iyo ang aming mga pangamba, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. We pray, O God, na ikaw po ang patuloy kumilos manguna sa gawain na ito sa pakikinig namin ng iyong salita. Itago mo po ako, Panginoon, sa iyong likuran. Ikaw lamang, Lord, yung umuna sa gawain na ito. Ikaw ang makitang mabuti, Panginoon. Ikaw ang maranasan ng bawat isa. Ang presensya mo lamang po ang bumuhos sa bawat nakikinig, Panginoon. Bawat nanunood, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. We praise you, Lord. We honor you, Jesus. Walang ibang Diyos, kundi ikaw lamang po. Muli, Lord, ito pong aming samo at panalangin, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Ayan, patuloy po tayo sa ating devotion. Ang na-assign po sa akin na Word of God ay sa Deuteronomio 7:21. Ayan, makibukas po tayo at atin pong basahin. Huwag kang masisindak sa kanila sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay nasa gitna mo, dakilang Diyos at kakilakilabot. Praise God. Salamat po sa salita ng Diyos. Tunay nga mga kapatid na ang Panginoon po nating Diyos ay lagi pong sentro ng ating buhay. Lagi pong pumapagitna sa anumang sitwasyon ng ating buhay. At tunay na ang Diyos po mga kapatid ay dakila. Amen. Hallelujah. At sa verse po na ito, as I meditate po, tunay nga mga kapatid na lahat po tayo ay natatakot. Lahat po tayo ay nangangamba sa iba't ibang mga pagsubok o problema po, mga obstacles ng ating buhay, tayo po ay natatakot at nangangamba. Lagi pong nandiyan yung takot. Maybe we are afraid sa ating kalusugan, sa mga nanay, tatay, sa mga matatanda na po, afraid in losing money, afraid in losing our job. Ako po minsan, honestly po, minsan, nag-iisip ako, what if ako po ay mawala ng trabaho? Eh, ako lang po ang may work sa amin ni Teo. Pero salamat po sa Panginoon. Talaga pong siya po ay aming great provider, great blesser, at never pong nagkulang sa aming family, sa aming mag-asawa. Salamat sa Panginoon. And minsan, sa mga students din po, sa mga kabataan, afraid of losing scholarships. Kung may mga scholarship po na kailangan i-maintain yung grades, afraid of being alone sa mga kabataan.
even po sa mga nanay at tatay. Sa lahat po sa ating mga kapatid, marami pong nagiging cause ng ating takot at pangamba. Marami pong samples na nag-generate ng ating fears. But in this verse po, sa situation po dito, ito po ay tungkol po ito sa mga Israel. Ayan. Basahin po ulit natin. Ito pong verse na ito sa Deuteronomy 7:21. Verse po ito na sinasabing huwag po tayong matakot sapagkat ang Panginoon po nating Diyos ang kasama natin. Isang makapangyarihang Diyos at kakilakilabot. Sa verse po na ito, inuutos po ng Diyos sa mga Israelita na huwag pong matakot sa mga kalaban o mga bansa na kanilang haharapin. Yan, ipinapaalala po ng Panginoon sa kanila na siya ay kasama nila at siya ay isang makapangyarihang Diyos. Amen po. Hallelujah. Sa message po na ito, pinapakita po yung kahalagahan ng pananampalataya po natin sa Panginoon. Kahalagahan po ng pagtitiwala natin sa Lord, pagsunod natin sa Panginoon, na ang Diyos po laging nasa gitna po ng ating mga pagsubok. Lahat po ng sitwasyon natin, mga problema, lagi pong nasa gitna ang Panginoon. Lagi po siya ang lumalaban sa mga kinakaharap po natin. Amen. Hallelujah. At ito po, isang bahagi po ito ng Biblia o ng Bible sa Deuteronomy na naglalaman po ng utos at mga tuntunin mula sa Diyos para sa mga Israelita habang sila po ay papasok sa lupang pangako. E alin po ba yung lupang pangako na sinasabi po dito? Sa verse po na ito, ang lupang pangako po or promised land ay yung pong Kanaan o lupang pangako ng Diyos. Ito po ay lupain na ipinangako ng Diyos sa mga sinaunang Israelita bilang kanilang tahanan matapos po silang lumabas sa Ehipto. Ayan, praise God. And dito po sa verse na ito, mga kapatid, balikan po natin yung verse. Sabi po dyan, dakilang Diyos. Dakila ang Diyos. He is our Almighty God. Amen. Creator of the whole universe. Amen. The ruler of the nations is among the Israelites po before. And ang Panginoon po ay nandoon sa mga tao na yon, sa mga taga-Israel. At yun po yung another reason na we should not be afraid. Hindi po tayo dapat matakot. Kasi lagi po natin kasama ang Panginoon. At yun po ay pinatunayan na ng Lord sa mga taga-Israel noon. And like Israel, mga kapatid, hindi na po tayo namumuhay ngayon with our own strength. Hindi na po tayo namumuhay na sariling lakas lang po natin. Tayo po ngayon ay namumuhay na merong lakas galing sa Panginoon. Yung lakas natin, yung strength natin, nagmumula na po sa Lord. Kaya po, kung mapapansin po natin, minsan ako po, Monday to Friday po yung work ko, day shift po siya. And pero Saturday, meron din po kaming gawain ng mga kabataan, tapos practice po ng worship team. Tapos Sunday service, kinabukasan, minsan nadadagdagan pa po yung gawain na yon. Halimbawa po, nagre-request po ang youth or may program po kami na worship night. Pero minsan iniisip ko po na hindi na po ako nakakapahinga. At sorry po ako sa Panginoon dahil yung bawat activities po ng youth, bawat paglilid po namin sa youth, yun po ay kapahingahan na po pala namin. At nararanasan naman po namin yung dalawa ni Deo bilang youth leader po ng mga kabataan. At salamat po sa kalakasan na nagmumula sa Panginoon kasi apart from God, we can do nothing po talaga. Praise God. At dito po sa verse na ito, yung Panginoon po na dinedescribe dito, eh Panginoon po ng mga Israelita, and our God is great and awesome. Tunay na masasabi po natin sa verse na ito, nakahangahanga at kamanghamangha po ang Panginoon. Amen. Hallelujah. And let's always declare po sa ating mga buhay that God is awesome, God is great, God is powerful,
over our obstacles, over all troubles po ng ating buhay. Ano mang sitwasyon, kapatid, God is good all the time at wala pa pong anak na pinabayaan o iniwan ang Lord. Amen. Ngayon mga kapatid, let's be encouraged din po today na ang Panginoon ni Moses, ang Panginoon ng mga taga-Israel, ay Panginoon din po natin na hindi tayo iiwan o pababayaan man sa kahit anong difficulties po ng buhay natin. I also realize po sa verse na ito na we already have our personal relationship sa Panginoon. Deep relationship, malalim na relasyon sa Panginoon. He is our God. Let's declare, He is our God. At ang Panginoon po natin, mahal tayo kapatid. Mahal ka ng Panginoon kapatid. At palagi po tayong pinoprotektahan ng Lord. He is yours kapatid, and we belong to Him, to Jesus Christ, our Lord. Lagi po nating sabihin yan na we belong to God, our God, Jesus Christ. Hallelujah. And dito po kapatid, meron din po sa Isaiah 41:10. Shinare po ito ni Pastor Meeks kanina po sa aming Sunday service na huwag kang mangamba dahil ako ang Diyos mo na palalakasin kita at tutulungan. Iingatan kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan na siya ring makapagliligtas sa iyo. Amen. God is powerful. Sa verse po na ito, nagpapakita ito ng pagpapahayag po ng Diyos ng kanyang pangako na siya ay kasama natin. Tutulungan niya po tayo. Tutulong po siya sa kanyang mga anak na sumusunod sa kanya. Amen. Ipinapaalala po sa verse na ito ang kahalagahan nga po ng pananampalataya po natin. Pagtitiwala po natin sa Diyos sa lahat po ng aspect ng buhay natin. Emotionally, mentally, physically, higit po sa lahat, spiritually. Let's surrender everything to God at ang Lord na po ang may control ng buhay natin. Amen. Kaya po kapatid, salamat po sa bawat isa na patuloy pong nakikibahagi, nakikinig po sa ganito nating daily devotion. Inaabot po nito yung mga kapatid po natin na malalayo. Salamat sa Panginoon dahil ginagamit niya po ang social media para abutin yung ating mga kapatid na hindi po natin nakakasama. Halimbawa po yung mga OFW, praise God po kasi ginagamit po ito para sa gawain ng Lord ang social media, praise God. Kaya patuloy po tayong manalangin sa Panginoon na gamitin po ang bawat isang instrumento, bawat social media platforms para po i-share ang salita ng Diyos. Amen. Let's all pray mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Lord, maraming salamat po sa hapon na ito, Lord God, oras na ito, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong salita. Tunay nga, Panginoon, na ikaw po ay mabuti. Tunay, Panginoon, na ikaw ay tapat sa iyong pangako. Lord, hindi kami dapat matakot, hindi kami dapat mangamba, dahil hawak mo ang aming buhay, control mo, Panginoon, ang aming buhay. Wala kaming dapat ikatakot at ipangamba. And Lord, salamat po sa iyong salita na nire-remind kaming patuloy, pinapaalalahanan kami na patuloy kaming manampalataya, magtiwala sa iyo, sumunod sa iyo, Panginoon. You are powerful, O God. Totoo, Panginoon, na ikaw ay kahanga-hanga, kamangha-mangha ang iyong mga gawa, kamangha-mangha ang iyong kapangyarihan. Maraming salamat, Panginoon. Lord, we pray, O God, na sa bawat isa pong nakikinig right now, we pray na sa bawat aspeto po ng aming mga buhay, lagi po kaming ma-remind na ipagkatiwala po ito sa iyo. We pray, O God, physically, great healing po, complete healing sa bawat isa, Panginoon. In Jesus' name, maraming salamat, Panginoon. And Lord, emotionally and mentally, Panginoon, pakalmahin mo po ang bawat isip at puso namin sa anumang pagsubok at problema. Palitan mo po, Panginoon, ang aming puso at isip ng kasiyahan, ng kagalakan. Palitan mo po ito ng peace and comfort.
kalakasan, Panginoon, na sa iyo nagmumula. In your powerful name, Jesus, salamat, Panginoon. And we also pray, O God, spiritually, Panginoon, patuloy pong mag-alab sa aming mga puso, patuloy kami maging on fire, na makinig po ng iyong salita, na umaten po ng mga gawain sa church, Lord. Yun po yung magpapalakas, magbibigay ng fire sa aming mga heart, O God, in Jesus' name. Lord, alam po namin na marami kang ways, Panginoon. Marami kang paraan. Sa amin ay imposible at mahirap, pero sa iyo, walang imposible, Panginoon, walang mahirap. Ikaw po ang aabot at pupuno ng mga kakulangan ng bawat isa. Maraming maraming salamat, Panginoon. Right now, Lord God, tinataas po namin ang aming mga kamay, Panginoon. Kami patuloy pong nagpupuri, patuloy na sinasamba ka, Lord God. Pinaparangalan ka, Panginoon. We honor you, Jesus. We glorify your name, O God. We lift up your name, Panginoon. Maraming salamat, O God. Tinataas po namin ang aming mga kamay at nagdi-declare po kami ng great blessing, great provision sa bawat isa, Panginoon. Sampo ng aming family, sambahayan, Panginoon. We declare, nag-uumapo po, siksikliglig na blessing na sa'yo lamang nagmumula. And Panginoon, we pray, let your will be done, O God. Kalooban mo lamang po ang palaging mangyari sa bawat isa, Panginoon, lalo na po sa mga pastors and leaders, O God, families namin, Panginoon, in Jesus' name, hallelujah. Lord, pangahawakan po namin ang iyong salita, Panginoon, na hindi kami dapat matakot at mangamba, Panginoon. Ikaw ang tutulong sa amin, ikaw ang sasama at gagabay sa amin, ikaw ang reason kung bakit kami magtatagumpay. Lord, maraming salamat po sa victory by your grace, Panginoon. Hallelujah, Jesus. And we also pray, O God, na patuloy mo pong gamitin ang mga social media platforms namin, O God, na marami pa po ang makarinig ng iyong salita. Marami pa, Panginoon, ang makakilala sa iyo, magkaroon ng relasyon sa iyo, Panginoon. In Jesus' name, hallelujah. Lord, maraming salamat po. Kami po patuloy, Panginoon, na dinadakila at niluluwalhati ang iyong pangalan, Lord God. Ito po, Lord, lahat po ng aming samot, mga panalangin, ng aming dinidesire, ng aming mga puso, Panginoon, sa iyo lamang po namin tinataas at pinagkakatiwala. In the mighty name of Jesus, we all pray. Amen and amen.